Pag-alagala man sa kalsada at nagkaroon man ng sakit, patuloy na tinangkilik ng pamilya Valdecantos ang mga ukit ni Pio. Inukit daw to ni Pio noong mga 2010. Ito, may nakasulat pa PF. Ang ganda pa rin ang forma niya, pero ito gawa na lang sa driftwood. Ang sabi sa akin nung nakabili nito, in-offer daw niya ito for para lang magkaroon siya ng pangkape, pang-asukal. In fact, pag tinignan mo yung dito sa likod, may nakasulat to, mura lang asukal. Tapos may itsura ng kape, kaldero. Marami kasi dun sa mga inuukit noon ni Pio, para lang pangkain na lang niya. Pero paano nga ba humantong sa ganito ang isang taong biniyayaan ng pambihirang talento? Nanggaling sa pamilya ng mga mang-uukit si Pio Fadul. Ang kanyang ama at mga kapatid naging tanyag hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Hindi man nakatapos ng high school, itinuring na isa sa pinakamagaling noon si Pio Fadul. Pero ano nga bang nangyari kay Pio at mula sa katanyagan, nauwi siya sa lansangan? Ito ata siya eh. Sa isang maliit na eskinita sa Paite, natagpuan ko si Pio Fadul. Kayo po si Kuya Pio? Oh. Ay, hello po. Ako po si Kara. Kumusta po? Ano po to? Inuukit niyo po? Ukitin. Ukitin niyo po? Makwento ang Pio na aking nakilala. Ako po yung marami ukit siya, Santo Domingo Church. Santo Domingo Church? Doon ako marami ukit. Doon ako marami santo. Pero minsan, bahagyang natutulala. Pirming inaalala ang mga panahon nung siya'y sikat pa at namamayagpag ang kanyang mga mahuhusay na likha. Sa Italy, may ukit ako sa Italy. Sa Italy? May mga ukit ako doon. Italiano po ang nag-order na yan. Ako umukit. Ikaw umukit? Tatlo Arkanghel na 5'8", tsaka isang 8-footer na Sebastian. Yung may pana, tsaka isang last supper na 5'. Yung supper. Buong last supper? Oo, 5'. Oh. Akong tumira nila. Pero nagkasakit daw kayo, Tay? Matagal po ako hindi nag-ukit. Gaano katagal kayo hindi nag-ukit? Kuilang taon din na eh. Nalibang ako sa espada. Lagi ako may espada. Ikinuwento niya sa akin ang mga panahong tumira siya sa gubat at ang araw na may nagpakita umano sa kanya. Si Kristo nagpakita sa akin, si Maria nagpakita gumanito. Nagpakita sa akin. Birhing Maria? Nakita ninyo? Oo, nagpakita yun. Tsaka si Kristo. Kaya... Saan? Saan yung Kristo nagpakita? Sa may talon. Sa gubat? Oo. Ano sinabi sa inyo? Wala, gumanto lang sa akin. Gumanyan? Oo. Mataas pa sa puno. Ila. Tapos si Kristo, ano sinabi sa inyo? Wala, gumanyan din sa akin. Bumaw din sa akin. Tapos, ang mata niya, ang mata ni Kristo, asul. Si Maria, asul ang mata. Tapos parehong kulot. Matang sa ilong. Oh, tapos? Anong nang ginawa ninyo? Wala, iniukit ko na siya. Iniukit ko. Ginalat ko. Parang nagpaukit din sa akin. Sino nagpaukit sa inyo? Yung nasa itaas, parang nagpakita sa akin, hindi iniukit ko. Inukit ni Pio mula sa kanyang imahinasyon ang kanyang mga nakita umanong aparisyon. Noon ko lang naintindihan kung bakit di tulad ng ibang rebulto na may pinagkokopyahang larawan, kakaiba ang itsura ng mga santo sa mga obra ni Pio. Ay, ang Diyos Ama ay hanggang dito ang balbaso. Pinakita lang. Nagpakita rin ang Diyos Ama sa inyo. Oo, pinakita yung kanyang katauhan ay hanggang dito ang balbas. Kasama si Pio, nilibot namin ang mga tindahan. Lalo ko pang naintindihan ang kanyang pinagdaanan.
Ah, so ibig sabihin yung iba dito, ginawa niya nung may sakit na siya? Oh. Mas marami siyang ginawa nung ano. Mas mahal yun. Kasi mas maganda yun. Mas mahal? Oo, oh, mas maganda yun. Bakit kaya? Ano mas niya? Mas matindi nga ako. Matindi ang imahinasyon yun. Nung may sakit ako, lalo matindi. Imahinasyon yun. Ang obrang ito na may detalyadong ukit, ginawa rin ni Pio habang siya ay may sakit. So magkano po ito binibenta? Ano yun? 150 yan. 150,000? Oo. Sus Mariose. 2009 pa yan nandito. Ayon kay Pio, marami sa kanyang mga inuukit ngayon, binibenta na lang niya ng halagang 400 piso. Sapat lang pambili ng ulam sa araw-araw. Gayong ang bentahan sa kanyang mga obra, libo-libo ang halaga. At kung susuyurin mo pa ang social media, may mga ukit si Pio na libong dolyar ang presyo. Nakalulungkot isipin kung sino pa ang pinayayaan ng kakayahan, siya pa ngayon ang lugmok sa kahirapan.